Pero ngayon na, talagang, ayan na, nakikita ninyo ang itsura ni, ano, ni Makaloka, ni Manugang. Medyo ngayon nalalabas ang ating apo. Pero tinatry ko na makakuha ng clip. Ayan, nagmamarsage siya. Urong sulong, kaya niimbitan ko siya sa labas. Maglakad, medyo mahaba-haba. At inaantay namin talaga. Nakaready na. Nakapak na lahat ng ano, ng mga dapat dalhin. Sa totoo lang, nininervyos ako. At itong vlog na to, sana is, ano, samahan na ninyo kami. At totoo, natataranta na po ako. Kaya kita tayo later. Kasi ilalabas ko yung mga gamit niya. A few moments later. Ayan, punta tayo sa kanilang kwarto. Kasi, actually, ayan na. Nakabagahin na actually sila. Kung ano yung dapat dalhin. I don't know kung ito yung dalhin pa. Diba, siguro ito. Ito. Natin kung ready na talaga yung mga gamit ng baby pang emergency. So, ipakita ko na lang sa inyo. Ito yung packing namin. Ayan. Hindi ko alam. May cotton, diaper ni Makaloka, wipes, ayan. At ang damit ni baby. Ayan. At tumatawag si Balae. Sandali lang po. So, ito na. Ito, kasi nagpapak ako. Pag halimbawang lumabas ang apo natin, naka-ready na ito. Naibibigay lang natin dun sa delivery room. And then, yung mga iba. Ayan na. And then, so, naka-ready na rin. Alcohol lang pa sa kadiaper. Okay. Okay na to siguro. Years later. Update ko lang po kayo. Ngayon nandito po kami sa lying end kasi si Makaloka is nag-deliver na po. And then pasensya na po kayo, naluluha. Eh, nagiging emotional na naman po ako. Nakikita ko po si Makaloka na nahihirapan. Sabi ko nga sa kanya, kahit manugang ko lang po siya. Sandali lang. Pasok tayo at may pulis. Ayan, pumasok lang tayo dito sa loob kasi nga may curfew din dito. So yun ang sinasabi ko po sa inyo, nandito na po siya. Tulad ng sinasabi namin, ina-update namin. Tulad kanina, nakita ko ninyo kung paano siya mag-labor. Yun pa yung ano, kumbaga iisip pa pong pag-labor. Pero ngayon nandun na po siya. Nakahabag lang ako sa bata tuwing tingin niya sa akin. Kung kaya ko lang pong kunin yung nararamdaman ng aking manugag, bakit hindi ko kukunin? Pasensya na po kayo, na nai-emotion lang po. Pasensya
pasensya na po kayo. Ah, napatuloy na naman yung luha ko. Pero pipilitin ko na hindi po natuloy yung luha na. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Nahulog ata yung luha ko. Ah, i-update ko lang kayo later. Ilalabas na po si baby. Na-hoping na mapadali. Talagang ito po yung ano, nararamdaman at malapit na rin. Saan na akong isayo-sayo? Saan kami napunta ko ngayon habang kay Makaluka? Is hindi sa hospital. Just because of ano natin, yung sitwasyon natin. Pero nandito tayo sa dying bed at saka yung midwife, is tita niya. Susumunod kami rito at hoping na mapadali ang paglilabor ni Makaluka. Let's say papakita natin kung mapapakita. Pasensya na kung makakagawa tayo ng clip kasi yung aking camera is 2% na lang sa pag-emergency. At ang ginagamit ko ay sa another camera. Pero 18% na rin. Hoping na makuha natin si Makaluka. Ayan, 6 to 7 cm na raw. It takes mga 2 hours. At maybe makikita na natin ang ako natin. Hoping lang. Hoping. At 2,000 years later. Kumusta na po kayo? Anong tawag dito? It may be, bibigyan ko lang kayo ng update sa mga clip na naipakita ko namin doon sa paglilabor ni Makaluka. And right now, hindi na talaga ako nakakuha nung patagal ng patagal ang kanyang paglilabor kasi totoo pong nahirapan po si Makaluka na talagang inijikan po siya ng tatlong beses sa pangpaire pero ano po, hindi po niya kinaya. So, sa lying in, napunta po kami sa hospital. At doon po, doon na po inilabas si baby. At ito, ang maganda po is, hindi na rin po siya na CS, na cesarean. Ang sinadyas na lang po ng doktor ng OB-GYN nito is vacuum. Kaya binacuum po si baby. Right now is palabas na po sila ng hospital. Hindi na po ako sumama kasi malit yung sasakyan para comfortable naman si Makaluka. Siyempre may sugat pa yun. But it may be sad to say, babalita ko lang sa inyo na si baby is pakadalhin namin sa ibang hospital. Ipapa-check up namin kasi may sinat daw siya. It may be yung puso niya kasi nakat na nga. Kung ano man. Kaya ready na po ako. Inaantay ko lang yung arrival nila. But by the way, papakita ko yung ginawa ni Bunso para sa pag-welcome kay ate at kay baby. Dadalhin ko kayo sa kwarto nila. Dinikit po niya sa pintuan ang kwarto nila. Ayan. Welcome home, Ate Teren. Baby Cathalia Zoe. Yan po yung pangalan ng apo natin. At welcome, Baby Cathalia Zoe. At mayroong pabalot. Ito yung, ano, nag-effort si Bunso na gawin ito pa-welcome sa kanyang ate, Makaluka, at sa bagong baby natin, na si Baby Cathalia Zoe. So ito na muna.